Okay, so good afternoon, guys. So hapon ngayon, and we're planning to do a short ride going to one of my property to check it, and may mga check lang tayo doon saglit, and gagamitin natin yung motor. So it will be a short ride sa kabilang barangay lang, and we'll try to do the first motor vlog. So hindi ko pa alam kung okay yung recording and sound, so tingnan na lang natin. We're going there to visit and check my property that I acquired last year. So tingnan lang natin. Since bago tayo sa pagmumotor, hindi masyado ako magkasalita, guys, kasi I want to focus on the road para maging safe tayo. Saglit lang tayo doon para lang i-check, kasi meron yatang kailangang bayaran. Tubig ba? Or kuryente? Ating magmotor. And practice lang. Hindi ko alam kung maingay o maririnig nyo, kasi first time kong mag camp. Hindi ko alam yung kung maganda ba yung kuha niya. So medyo mahangin, so tingin ko maingay to, but yeah, tingnan natin later. So, yan. So, bago lang akong mag
nagmumotor. And ginagamit natin yung ginagamit ko yung bagong bili ko. It's a second hand Dominar. So 373 cc. And this is the first bike na try ko. And hindi rin ako sanay pa kasi manual. Although nagda-drive na ako ng 4 wheels, pero iba yung motor kasi medyo exposed. So, iba yung experience sa 4 wheels at sa motorbike. Kasi medyo malakas ang hangin. Ramdam na ramdam natin yung hangin sa mukha, sa katawan. So unlike sa kotse na nakasara. Medyo kailangan ko mag-focus. And medyo nagpa-practice pa rin sa paggamit. Masasabi ko lang yung kaibahan nga ng 4 wheels at 2 wheels sa mga bagong gusto magmotor. Parang sa 4 wheels kasi parang hindi maramdam yung bilis o yung takbo. Hindi mo alam na mabilis na yung takbo mo dito kahit 40 pa lang o 50. Ramdam mo na kasi sagap mo lahat yung hangin. So parang ang bilis-bilis ng dating. So medyo kung baguhan ka, nakakatakot. But siguro kung lagi tayong gagamitin o sasakay sa motor, nasasanay na rin kaya ng mga ibang riders. Pero sa mga katulad natin na baguhan pa lang, so tapos sanay sa 4 wheels at kotse na laging nakasara, so iba yung feeling. May hindi lang konti pero talagang nakakatakot. So yun nga, kasi masyadong exposed lahat. Yan, namatayan tayo. Kasi nga, hindi pa sanay mag ng manual. Pag drive tayo dati ng motor, pero scooter siya. And saglit lang yan. So
iba yung manual, ang laki. Mas mahirap kasi may aabang ang kambyo. Pag mabilis na, kailangan mo i-clutch. Pag hindi tama yung clutch, hindi nga, namamatay. Lalo na sa mga ganong alanganin, intersection, so madalas namamatayan ako. Kasi hindi pa sanay tayo. So, andito na tayo sa area. So, check lang natin saglit. Wow, Ducati. At may mga nakatira rito. So mukhang ang dami nilang nakatira. So yun, galing tayo dun sa pinuntahan natin. Unfortunately, wala dun yung taong pupuntahan. So hindi natin nakausap. And hindi yata na record kanina yung short ride natin. So balik na lang tayo. Short ride lang to, to feel and practice yung ating yung gagawin kong pagmumotor. So nagpa-practice pa lang tayo kasi hindi pa tayo marunong, hindi pa ako marunong magmotor kasi first time nating mag-ride sa motor, lalo na manual, so medyo mahirap. So hindi kagaya nung na-try ko dati na scooter automatic. Hindi mo na kailangan magkambyo and mag-clutch. So medyo mahirap pag baguhan ka tapos diretsyong manual. So ang daming kailangan bantayan yung tamang clutch, yung speed, pag shift, yung shifting. So hindi pa tayo sanay doon. Hindi pa ako sanay. So madalas pang mas pa akong matmatayan ng motor sa intersection kasi pasanay yung tamang
pag-change ng gear. Yung pagliko, so medyo mahirap magliko sa motor kasi kapag yung sharp yung curve niya, kailangan mong ilin para makaliko ka ng tama. So yun, hindi pa tayo sanay doon, and yun yung mga pinapractice pa natin. Diyan pa yung pag-balance kasi mahangin. Wow. Pag mahangin, parang naramdam mo yung sa motor, nagsusway-sway siya. Kasi nga dapat iwasan yung hangin, yung aerodynamic niya. Dapat naiiwasan, kaya lang yun. Paano? Hindi pa tayo sanay. So, lahat sa agap hangin. And, salon lahat. Medyo nadadala tayo ng hangin. Siguro later, kapag sanay na tayo, pag tamang liko, pag tamang kambyo, so baka mas madali na sa atin. Pero yun nga, tingin ko naman sa dapat madalas na practice lang hanggang sa masanay and makabisado mo yung bike, eh magiging kampante na rin later. Umuulan-ulan yung camera ko.
So ayun, balik na tayo. So just a short ride to practice my shifting and balancing na rin. Then yung paano maging komportable sa motor. Paano mag paano yung tamang positioning. Na-experience natin yung hangin, yung lamig niya na bumabato sa katawan mo buo. And higit sa lahat, yung tamang pagliko. So doon tayo unang nahirapan. Hindi pa tayo marunong mag-lean. So muntik na tayo sumimplang dati nung unang ride, unang sakay dito. So sabi ng YouTube, dapat mag-lean to compensate the balance, saka yung bigat ng motor at saka yung banking. So umuulan na yung camera natin, delikado. So katabi muna tayo sa Petron. Masira yung mga camera. No, sa shell na lang siguro. Abot pa. So, guys, nga pala kapag hindi tama yung pag-clutch at saka yung tamang timing ng gear and clutch, magiging unstable yung motor. So gago ka. Yun yung mga delikado sa motor. May mga baguhan kasing driver na liko muna bago tingin, hindi nakikita sa gilid. At basta na lang lilipat ng linya. So nandang madalas na aksidente yung mga motor sa mga ganong driver. Liko muna bago tingin, and then hintay yung kalabog. Ganun talaga. So dapat kuwang ka rin. Be power, boss. Ay, saglit. Nakalak eh.
Thank you. So yan guys, so pauwi na tayo. Hanggang dito na lang muna yung short ride natin. Short ride practicing. Kasama si Domeng. And para mag-reboot, mag-relax. At samyuhin ang malamig na hangin ng Cavite. So wala na tayong alikabok, so tapusin na natin to and see you sa next documentation ng ating practice muna, then later we're going to have a adventure using this bike. So yun, so tingnan muna natin ngayon, practice muna tayo. See you. Uwi muna tayo and magpahinga. So see you later guys. Thank you. Bye-bye.